What's up guys? Welcome back to my channel, Mark Cycle. In this vlog, mag-ano tayo? Magkakabit tayo ng pulley dun sa RD natin, which is Ltwoo R5. Kung natatandaan nyo, may vlog na tayo dun, yung installation nun. Trinay ko siya kabitan ng ceramic pulley na 13 feet up and down, kaso hindi magkasya kasi ano, tag dito. Yung chain niya, ayaw na pumasok ng chain niya dun sa cage. Tapos yung sa upper pulley naman, tumatama na yung pulley sa cogs. So ngayon, lagawa natin siya ng modification with a help of my friend na nagva-vlog din, may bahay shop, mechanics, bike mechanics siya. Then nag-aayos din siya ng laruan. So yun, sa dulo na lang ng vid natin na to, doon natin siya i-ano, doon natin i-ano yung channel niya tsaka yung account niya. So ayun, huwag na natin patagalin itong vid na to. Let's go! Cause he's got those stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view.
But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Guys, naikabitan natin yung pulley. Bali, ang pulley na to ay sponsor ni Pat Cycle Corner. Siya yung nagme-maintenance sa mga bike ko. Basta lahat ng dumaan na bike ko, siya yung nagme-maintenance. Then, may YouTube channel din siya, may bahay shop. Lalagay ko na lang sa description yung link ng FB account niya para pwede yung siya i-message. Then, lalagay ko rin sa description yung YouTube channel niya. Bale, may mga tutorial din siya doon, may mga bike vlog, basta may mga ano rin siya, panoorin yung mga vid niya. Tapos, visit kayo sa shop niya, murang-mura yung maningil. Hindi katulad na ibang shop na tubong lugaw, sa kanya mura lang. Yung tono sa kanya, nasa 20 pesos lang. Then, pag bumili ka ng parts sa kanya, like RD or FD, kung anong available sa kanya, libreng kabit pa yon. Pag RD, libre kabit, libre tono yun. So, ayun. Pag-usapan natin yung pros and cons naman ng gantong klase ng pulley. So, ang pros niya is, naging ano yung shifting nung RD ko, naging mas smooth, naging smoother siya. So, dati kasi may issue yung shifting nung RD ng sa bandang cogs ko kasi parang may factory defect yung cogs ko. So yung dalawang malaking cogs parang medyo magkalapit siya compared dun sa spacing nung iba kong maliliit na cogs. 1136 nga pala yung cogs ko, sa mga nagtatanong. Ang brand is Heroic. So yung biggest cogs medyo malapit siya dun sa second biggest cogs. Kaya pag nandun ako sa second biggest, yung chain ko nasabit-sabit pag habang po yung pedal, parang nasabit siya dun sa pinakamalaking cogs. Then gusto niya umakyat, may time pa na umaakyat siya dun, then bigla na naman lalaglag sa second biggest cogs. So ilang mekaniko na yung pinaanuhan ko niyan, kung saan ko na yung dinala, babaka sakali na baka maayos or maresolba ka. So wala, so ayun, naresolba niya yun nung nagpalit tayo ng pulley. Second naman is yung friction, less yung friction niya. Mas maganda yung ikot ng pulley niya kasi nga may bearing na. Compared dun sa may mga compared dun sa stock bearing, sa stock pulley ng mga RD natin na walang bearing. So, bakit hindi ako nung alloy na pulley? Kasi nawawasak 'yun pag hindi proper yung
paggamit mo, and habang tumatagal kasi nagkakaroon siya ng chain bite. So yung sa Trinks, tsaka naaalala nyo yun rin yung sa Mountain Peak Monster ko, naka-ceramic pulley yun. So nung chinek ko yung sa Trinks, yung pulley niya may mga parang mga hiwa siya na parang chain bite dun sa pulley. So yun, kaya hindi na ako nag-alloy na pulley na ceramic. Tsaka syempre, sponsorship lang. Bigay ng tatanggi pa ba? So, ayun. Then, yun nga, smooth shifting, less friction, tapos mas magaan siyang pedalan compared dun sa maliit na tit ng ano, dun sa stocks. Yung stock kasi ng Ltwoo R5 is 11 tit up and down. So, naramdaman ko yung ano niya, lalo na ginamit ko na siya sa ride. Naramdaman ko yung gaan, yung ginaan ng pagpedal niya. So, sa cons naman, is ang naging problema ko lang sa kanya is chain drop. So, dahil wala na ngayon parang mga chain guide dun sa pool, sa cage. Dahil mga pinagtatanggal nga yung mga parang guide niya dun para hindi malaglag yung chain. So, yun yung nagiging problema ko. Pag, nagano ko lang naman siya, nagiging problema ko siya pag yung biglang nadulubak ng matataas yung lubak, ganun. Kunyari, bigla ka nalubak ng malalim na butas, yun, dun siya nalalaglag. Pero yung mga slight na lubak lang, hindi naman. Mga humps, wala naman problema, dun lang. So, natry ko na kasi siya, ginamit ko na siya. Pumunta, this Sunday, nag-ride kami. Umikot kami ng Dasma, from Makati to Dasma. Nag-charity ride, tapos GMA Cavite, tapos Buntinlupa, ikot dun. Then, C5, Paranaque. Tapos balik dito sa Makati. Yun yung naging ruta ko noon. So, yun, tatlong beses ako nalaglagan ng chain dahil sa lubak. So, yun lang naman yung problema. Pero pag hindi naman nalulubak, ng malala, yung malalalim na lubak or matataas na, ano, basta makakaldag yung ano niya, makakaldag yung RD niya, is hindi naman siya nalalaglag. So, if plano nyo magganto, I suggest na yung Fovno na lang yung kunin nyo na pulley. Kasi yung Fovno pulley, naka ano siya, hindi siya made of alloy, made of ano lang siya, hard plastic, katulad ng stocks. Tapos yung tip niya is naka narrow wide. So yun yung gagawin ko dito, papalit ako ng Fovno. Na tatry ko yung 16 teeth up and down kung magkakasya. So yun, update ko na lang yun, i-vlog na lang natin yun. Kasi yun niya, para mawala yung chain drop. So, that's all for this vid. Siguro next vid natin, pasensya na ako, medyo natagalan, busy lang. May niluluto pa akong vlog. Di pa matapos-tapos kasi tinataman mag-edit. So, yung birthday vlog na supposed to be dapat nauna pa sa vlog na to, kaso hindi pa matapos kasi medyo mahaba yung vid. Ine-edit pa, pinapa-exe pa. So, ayun, that's it for this vlog. If you like this vid, please consider like and subscribe. Peace! People don't stay the same, you know.